Patuloy nating minomonitor ang low pressure area sa hilagang bahagi ng Mindanao habang nagbabalik ang amihan or northeast monsoon sa northern and central Luzon. As of 4 PM, namataan ang low pressure area 65 kilometers hilaga ng El Salvador City, Misamis Oriental. Mababa po ang chance na itong LPA ay maging isang bagyo or tropical depression. Inaasahan sa mga susunod na oras ay tatawirin pa rin itong LPA ang Northern Mindanao Region. Pagsapit naman po ng Wednesday ay posibleng tawirin na nitong low pressure area ang western portion of Mindanao, particularly ang Zamboanga Peninsula and Sulu Archipelago, hanggang sa makarating ng Sulusi pagsapit ng hapon bukas. Pagsapit naman ng Thursday ay maaaring tawirin na nito ang southern portion of Palawan hanggang sa makarating ng West Philippine Sea at lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po yan ng Thursday. Sa mga susunod na oras, asahan pa rin ang minsang malalakas sa mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa Luzon, pinaka-apektado ng low pressure area ang Bicol Region and MIMAROPA, lalo na dito sa may Sorsogon, Masbate and Romblon. Sa buong Kabisayaan, asahan pa rin po ang minsang malalakas na mga pag-ulan. At sa Mindanao, pinaka-apektado ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Northern Mindanao at Caraga Region, lalo na dito sa may Surigao del Norte and Dinagat. Kaya't paalala sa ating mga kababayan, mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha, sa pag-apaw ng mga ilog at sa posibleng landslide sa mga bulubundukin na lugar. So magandabay po sa mga updates na ipapalabas ng PAGASA, lalo na yung mga heavy rainfall warnings natin. Dito naman sa may Davao Region and SOCCSKSARGEN, asahan ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms ngayong gabi. Sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan pa rin natin ngayong gabi ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. May chance na mga isolated light rains lalo na po sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora at dito rin po sa Quezon Province. Pagsapit bukas araw ng Miyerkules, January 26, may mga pag-ulan pa rin po sa may Southern Luzon, particularly sa may Bicol Region and MIMAROPA dahil yan sa low pressure area lalo na po dito sa may Palawan, kahit pa nag-iingat pa rin natin sila sa mga flash floods or landslides. Sa silangang parte naman ng Northern and Central Luzon, affected din po tayo ng mga minsang malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa Cagayan Valley, Aurora, and Quezon Province. Possible din yung mga minsang malalakas na mga pag-ulan dulot ng shear line or pagsasalubong ng hangin. Habang dito naman sa may Cordillera Region, sa mga kalapit na lugar pa sa Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, and Laguna, mataas din po ang chance na uulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Sa Metro Manila, mostly cloudy skies naman tayo at meron din chance na mga isolated light rains pagsapit po ng hapon, gayon din sa western section pa ng Central Luzon at sa may Ilocos Region. Dito naman sa Visayas, asahan pa rin ang mga pag-ulan pero good news po, mas mahihina na yung magiging pag-ulan natin pagsapit po ng Wednesday. Asahan yung mga light to moderate rains in general at merong mga kalakasan lamang dito sa may parting western Visayas. Dito sa Zamboanga Peninsula at sa may Sulu Archipelago, sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, mataas pa rin ang chance na mga pag-ulan at minsan may kalakasan po ito kaya pinag-iingat din natin sila sa mga pagbaha or landslides. Dito naman sa may Northern Mindanao and Caraga Region kung saan naging malakas ang mga pag-ulan ngayong araw po ng Tuesday, asahan by tomorrow, magpapakita na muli sa haring araw, may times po na nagkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan pero hindi na direktang epekto itong low pressure area. Habang sa may southeastern Mindanao, sa SOCCSKSARGEN and sa Davao Region, by tomorrow, mataas ang chance ng mga localized thunderstorms sa hapon, pero sa tanghali, magbabalik ang mainit at malinsangang panahon. Dahil po sa paglakas ng amihan natin, meron tayong gale warning sa extreme northern Luzon. Hanggang 4.5 metrong taas ng mga pag-alon ang possible po dito sa may Batanes, northern coast of Ilocos Norte at northern coast of Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan nating nangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga isa't kalahating palapag po ng gusali na taas ng mga alon. Delikado po ito.